Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw po ay walang pasok, araw po ng Sabado, kaya may pagkakataon na naman po na kami po ay makapunta po sa Barangay Calabaca kasi kukunin po namin ang uniform po ni Dagay na pinatahi po namin na isang linggo na rin pong tapos yun. Hindi lang po namin makuha nung may pasok kasi may pasok nga po araw-araw din po nga sa school. Kaya ngayon, dahil walang pasok po ang mga bata, ay pupuntahan na po namin. Sumama na rin po si Dagay kasi alam niyo naman po si Dagay kapag sa galaan ay gusto po niya ay laging kasama. At syempre, sinama ko na rin po itong dalawang maliit at kasama rin din po dito si Nanay. Ayan, si Nanay lang po ang kasama po namin tsaka itong dalawang bata at si Dagay. Kaya itong pong magpunta namin po sa kabilang barangay ay parang nagalaan na din po kami at nakapasyal din po doon sa pinapatahian po na gamit po ni Dagay. Ayan guys, at kinuha po namin yung ibang pinatahi po namin na uniform po ni Dagay. Ayan na po yung uniform. Ayan, maganda naman po yung tela kasi hindi po siya nagusutin. Hindi po mayat maya ang plancha. Hindi po siya, ikatulad po nung isa na uniform po ni Dagay talagang magusutin. At ito pa po yung iba. Bali, apat po ito ay na uniform. Apat. Yan, titiklopin natin. Guys, at natapos na rin po ni Ate Elizabeth yung kanyang tahiin. Yan, ang ganda po ng pagkakatahi ng uniform. Saktong-sakto kay Dagay. At saka po yung tela. Ang ganda po talaga ng tela. Tela nung Meron pa pati ng tela pa. Damit. Ha? Meron pa mga. May balita pa. May tela pa. Ayan guys, at nakompleto na rin po yung uniform ni Dagay. Ito pa plancha. May plancha naman po sa bahay. Mukhang daw sa wibis. Wibis ko lang may plancha. Hindi may pasok daw. Ayan guys. Pinaghahanda na naman po kami ni Ate Elizabeth ng pagkain nanay. Luto, bihon. Ha? Bihon. Birthday ba ganyan? Kaya lang sa wibis man daw siya maluto. Okay. Binalik niya dito. Ano ito, Ate Elizabeth? Handa mo sa amin? Huwag mo lang i-bed. Kung ano-ano. Anong niluluto mo? Kayo lang naman ang bisita ko. Kumalis ka dito. Linti, nakikita ng lahat ng ano yan. Meron pa ako. Ayan guys, at mag-iibak muna po ako ng galyang. Ayan, kung sa mga nakakakilala po ng galyang, masarap po ito. Mahal namin yan. Apa, nagbayo na ang matanda. Tagal na akong di nakakatik. Dati, ganito lang kinakain namin. Bay, hindi ko nalimutan yun. Magandang harian hapunanan. Ganito lang kinakain namin dati. Kasi kami, walang kamote noon. Galyang lang po ang meron. Kaya ganito. Pag walang kamote, ganito po ang kinakain. Ako.
report. 14 years kami sa binawangan na na po eh. Ah, kaya hindi tayo nagka ano. Kaya pala ay matagal. Wala, minsan ay walang tao dito. Oo, nung Enero lang kami nagbalik dito. Pagod na ipapa mo. Ha? Mapagod. Mamaya na napuwiat ako. Mapagod. Ako naman. Oo, mapagod na. Yeah. Lagyan mo nanay. Mabangon mo kayo. Nakumalagin na kayo. Hihika. Hihikahin tayo nito. Panghina. Mga sayaw na pati yan. Mga sayaw na pati yan. Mga sayaw na pati yan. Lagyan mo na. Lagyan mo gagay. Kurahaw. Ay, kurahaw. Dami sa kurahaw. Ayun eh. Madikit parang ano ka. Madikit, madikit pa siya sa kanggus. Hmm. Maganda yan na ibak na maigi. Lagyan mo na po. Lagi. Lagyan mo. Lagyan mo ulit. Mm. Tagal na nana po yun, ano? Tagal na natin, hindi na nakikita. Ay, tagal baga. Na yun, ano? Mm-hmm. Tagal. Bira, kumapapunta dito, mm-hmm. Ay. Dapa. Mm. Dapa, dapain mo. Hingin mo. Hingin mo pa. Si Nanay Bagalana po yung namatay ay Pebrero. Yun namang asawa kong una. Yung mamatay si... Pebre, 6 na buwan na ang pag-ita. Yung mamatay si Aten, si ako yung nandito ako. Yung mamatay na... Ayun guys, di namin po akalain na... Pacham! Pinaghandaan po yung pagpunta po namin dito ni Ate Elizabeth. Ili lang. Ni Ate Ili. Nini. Ano na po yun? Ako si Dini. Nilalagig na baga. Ay, bawal sa idagay yung coke. Duyan na yan. Niyubak na galyang. May puto, may pansit. Baso na eh. Baka mga tekunin na tuto yan. Ano mo na salamita yan? Delikado yan. Delikado mga bata na ito. Ayan. Pasensya na kayo. Sa ano? Sa nakayanan ng matanda. Ay, magandang dala na kayo. Birthday pala ni Ate Elizabeth. Sa pitsa 15. Pero... Ngayon niya na po inihanda kasi alam po niya na dadating kami ngayong Sabado kasi walang pasok at sabi nga po namin na ikukuhain namin uniform ni Dagay. Kaya ngayon na lang po siya naghanda ng kunti para sa kanyang birthday at sa birthday po niya ay hindi na po siya maghanda. Ayan. Tayo lang hinandaan ni Ate Ili. Pitsakin si pa ang birthday. Ako naman hindi naghahanda ng mura. Ito lang naman ako. Ano nga? Biscuit lang saka... Saka ano? Soft drink? Oh, mm-hmm. Mama. Mm. Kain na kayo. Buti nagsama yung mga bata. Nabasa ko sa ano? Sa? May pasok yung mga bata. Tatay, ano na? Kaya isa kong ano eh. Klase ng tablitas. Isa po, hindi ko nag-binibili. Wag na! Ah, ito na yung mga bisita ko. Oo, ano lang pag naman ang ginagamit doon? Soup drink at saka biskuit. Yung nga lang, pinakakain nila sa akin. Lahat kami, ganun. Naghahanda ako nung kami nasa Binuangan, napunta sila pa. Ay, ito sa akin ni Grace, oh.
na yan, eh, binablog na kami ni... Binablog na kami. Ayan guys, at habang naandito po kami kay Ate Elizabeth, ayan tinatawagan po ni Ate Eli, yung isa po sa kapatid po ni nanay na matagal na pong hindi po nakikita, na hindi po sila nagpapangipangita kasi nasa Manila nga po itong kapatid po ni nanay. Ayan, kausap na po ni nanay yung kanyang kapatid. Ayan, si nanay po sa magkakapatid ay pinakabunso, kaya pinakamaliit din po si nanay sa lahat ng magkakapatid. Buksan mo yung camera mo, Ate Gaying. Hindi ka namin nakikita. Hindi ka namin nakikita. Nag-iiyak na. Nag-iiyak na. Lagi naman yung ganyan. Ate Gaying. Kumusta ka man dyan? Kumusta ka dyan? Ate Gaying. Ate Gaying. Ang ganda na pala ng bahay ni Nana Puy. Maganda na ang bahay ni Nana Puy. Ano na pala Ate Gaying? Mahiyaman tayo. Opo. Hindi mayaman. Maganda na ang bahay. Nakatira na sa ano. Hindi ako mayaman, Ate Gaying. Ate Gaying. Bahay lang naman yun. Hindi, natutuwa ako at nakahiga na si Nana Puy sa malambot na kutsul. Salamat po sa ano. Salamat po sa mga tumulong kay Nana Puy. Maraming maraming salamat po sa kanyang anak na sumusubaybay sa kanya. Opo. Wala ka na. Napasaan ka na. Wala na. Ate Gaying. Wala ka na. Magtago na. Nawawala ka na. Malabo. Ayan. Ayan. Nawawala. Nana Puy, hawakan mo. At yung natin. Yan, ang hindi maaala mag-cellphone. Bakit mga kapatid ni nanay, malalaking tao, si nanay maliit. Maliit si Nana Bian. Maliit yung nanay. Nakita mo na yan? Maliit ba kayo? Wala. Si nanay maliit din. Ha? Yung mga pusa baga ako dito. Meron na apat. Apat. Apat lang. Oo. Apat lang. Sino? Andun. Nag-ano? Gagatong. Ay, nagagatong. Si Tata Ingo. Nagagatong yun. Nagagatong. Ang ulingin. Nag-uuling. Nag-uuling. Nag-uuling pa rin. Ha? Nasa kalabak ngayon, dito. Iba naman ito, sino naman ito? Ay, na, ito si Nora. Ay, maknera na. Nora, ang hina ng signal dito. Nora. Nora, anong mo sa
Sa Google? YouTube. Sa YouTube. Makikita mo sila. Dagay vlog. Hindi ko na ikaw nakikita. Maliit pa po ako nang nakita kita. Oo, maliit ka pa. Yes, sinunod maganda yan. Ako ang nag-alaga sa iyo. Layo mo nga, di lang kita yung mukha mo. Nagkita-kita nga mag... Nagkita-kita ang magkakabihog. Nagkita-kita. Dihiyo. Nagkita-kita magkakabihog. Dagay, dagali ka. Nora! Nora, ito si Dagay. Nora, ito si Dagay. Rodel. Yan si Dagay. Yung ako ni Nana Kuyi. Ito naman yung nanay niya. Ito yung nanay niya. Ito yung nanay niya. Hello, kumakain ako pagkain. Ano ba mo, pangalawang anak ni Nana Puyi. Ay, Nana Puyi, Nanay Puyi. Pangalawang anak. Sinora yan. Sinora yan. Nakinatigayan yan. Nandito, ay. Dito lang po kami sa Kapalunga, pero ngayon nandito po kami sa Kalabaka kay Ate Eli. Ano? Nora, batiin mo naman ako. Birthday ko baga? Birthday ko. Sa 15 pa. Ito yung mga bisita ko. Nora, ito baga yung mga bisita ko. Sila Nana Puyi. Ito yung mga bisita ko. Sila Nana Puyi. Yan, di ako doon niya. Hindi, ano lang. Ano pa rin. Kaya lang, ang ipinagpapasalamat natin, nagkaroon siya ng sariling bahay. Ang ganda na ang tigay ng bahay na Nana Puyi. Naka-tiles, ma-up and down. Tapos, nakatulog na rin siya sa... Pinalagidad. Ayan guys, at si Dagay po ay nakatulog na dito sa duyan habang... Nasasayahan pa si nanay, nakausap po yung kanyang kapatid na matagal na pong hindi na rin po niya nakikita kasi sa nasa Manila na po, at siyempre hindi na rin po sila nag-uusap kahit sa cellphone kasi wala na pong cellphone si nanay, at hindi rin po alam niya yung contacts doon sa kapatid niya. Ngayon lang po na meron pala pong contact kay Ate Elizabeth, kaya ayan, pinag-usap sila ni Ate Elizabeth saka yung kapatid po ni nanay na matagal lang hindi nakikita, ay matanda na rin po. Si nanay po kasi ang pinakabunso po na sa magkakapatid. Kaya, ayan, ngayon lang po sila na nagkausap-usap, nagkakumustahan. At dahil sa kaantay ito, nakatulog na po si Dagay sa duyan. Oh, wag kayo maingay dyan ha. Tulog si ate, mabayaan muna. Maubos si Dagay. Ang ganda naman po dito sa paligid po nila Ate Eli. Ate Eli kasi pwede magtanim. Doon po sa bahay, hindi pwede kasi dikit-dikit po yung bahay. Tsaka tubig, dagat yung ano, yung pag nataib. Das puro buhangin, walang lupa. Ganda dito magtanim, palibot oh. Kasi dito puro carpet.
Mama. Hey. Ayan. Kalabaka yan. Kalabaka yan. Kalabaka. Kalabaka. Pista. Hindi, kalabaka. Namista kami. Namista kami. Ayan guys, at pagkatapos na po na mag-usap po si nanay at saka po yung kapatid niya, ayan pa uwi na po kami. Ayan, na-miss po nila ang pagkikita po kahit sa cellphone lang. Kasi tatlo na lang pong nabubuhay, silang magkakapatid. Si nanay po ang pinakabunso, kaya hindi naman po basta-basta makakauwi po para makabisita yung kapatid po ni nanay para magkita-kita sila kasi matanda na po sila pareho. Si nanay po talaga yung pinakabunso, kaya matanda na rin po si nanay. Hindi ko pa lang po naaasikaso yung sa senior citizen ni nanay kasi ang dami pong kailangan, yung mga lalakarin, may mga kailangan pong tubusin, saka po yung birth certificate po ni nanay. Hindi ko pa rin po alam kung nasaan po ang birth certificate po ni nanay kasi wala pong birth certificate si nanay. Kaya magastos din po kapag nag-asikaso po ng senior citizen ni nanay. Kasi mayroon pong mga tutubusin, saka katulad po nung pagpapagawa po ng birth certificate ni nanay, yung late registration, ayan, may bayad din po yun. Ayan, at mukhang inaantok na itong dalawang ito, nakahiga na po dito sa lapag po ng sidecar. Kaya nga po, kapag nagkaroon po ng pagkakataon na malakad po yung senior citizen po nila papa, ni nanay, kasi parehas na po silang magsi-senior citizen ha, ay hindi ko lang po malakad gawa nang wala po silang pareho na birth certificate. Kailangan ko po pong kumuha ng late registration, kaso may bayad po yun kapag kumuha po ako ng ganun. Tapos may iba po pong mga tutubusin na kung ano-ano para makapagpasa po sa senior citizen. Ang lakas ng hangin. Oh. Lakas ng hangin, oh, si Basko. Kinabahan po ko. Hey, baby. Mabili ng kapay, yeah. Bilang naglakas ng hangin. Lakas ng hangin. Yan, nagbayo-bay ko na yung mark. Di para ng mga basura, oh. Uulan na naman. And guys, madilim na po ang langit. Ulam na naman po dito. Ay, Rona. Passenger, naulan na. Dali. Ay, tatanggalin ko yung saksak pala. Itlang. Saksak. Bibi, tanggalin mo. Ulan mo sa loob. Ayan na, mula na. Ay, yung supot pala nitong e-bike. Saka yung motor. Dito sa loob. Ayan guys, at nandito naman po kami sa tabing dagat kasi titingnan po namin kung malakas po ang panahon at para po makapag-extra po si Rodel sa ibang bangka doon po sa dati nilang mga kasamahan na manging isda. Kasi nga po, yung pong kawil po nila Rodel ay
ninakaw, kaya wala nang magamit sila Rodel. Ay wala pa naman po kaming pambili muna, kaya ma-extra muna si Rodel sa iba kung makaka-extra at kung kalma ang dagat. Ano kaya, kalma yan? Ano kalma naman? Tingnan, tanong din natin doon sa mga kasamahan mo kung ano, kung matugpas sila. Para matanong ko kung makakalaot o hindi, kung malakas ang panahon. Kasi po kanina guys, nagsubasko po kanina, sobrang lakas ng hangin at sobrang lakas po ng ulan. Yung biglang lakas baga po ng ulan, kung baga tinatawag na subasko. Buti nga po at nagtila na ngayon, pero madilim pa rin ang langit. Parang meron pang uulanin. Kaya titingnan muna po namin kung may lalaot na bangka dito sa ano, sinasakayan ni Rodel. Ayan guys, at pagkagaling nga po namin doon sa kasamahan po ni Rodel doon sa pagdagat, ay hindi naman po sila nakalaot kasi masama po ang panahon. Ayan guys, pagkarating po namin dito sa bahay, ayan natulog na po si Dagay. Nakakain naman na po yan at saka po nakainom ng gamot. Ayan, alas 7 pa lang po ng gabi pero siya po ay matutulog na. Kaya yun guys, at yan, natutulog na po si Dagay. Yan nga lang po ang kwarto po ni Dagay kasi yung pong ilaw ay malapit po sa uluhan po nila. Kaya kapag mabangon po si Dagay, minsan ay nasusuko po dyan sa ilaw na yan. Minsan po ay nalalaglag yung ilaw. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po ulit.